video natin for today is mag-unboxing tayo ng sewing machine. So, hindi naman siya mamahali na sewing machine. Cute lang siya. Kung tingnan ko nga siya sa ano, eh, parang laruan, pero maganda naman ang review niya. So, we will see kung gagana to siya. Kasi, ito yung gagamitin ko sa pagtahi ko ng aking cushion doon sa backyard namin, doon sa cinder block. So, ito yung gagawin kong pagtahi doon sa cover ng foam na gagawin ko. So, ito na. Umpisa na natin. Kaya pala mga kapatid, hindi lang din pala sewing machine yung nabili ko. Nakalimutan ko, dalawa pala itong binili ko sa Amazon. So, pinili pala akong artificial na halaman na ano siya. Sabi dito, para siyang, ano, matawag nito, para siyang curl. Ah, para succulents pala, succulents. Ayan siya. So, iyaan mo ko lang siya. Kumbaga, ilagay ko siya ng basket pag may na ako at ilagay ko siya sa patio namin, sa may dingding. So, whatever, kung anong maplano ko sa gagawin ko dito. Kasi wala pa ako makabigyan dito eh. Sabihin niyo siya. Cute siya, diba? Parang real. Mm. So, apat to siya. Ano siya? Tinalupot pala nila. Ay, ano ba talaga to? Tatlo or apat? Ah, apat nga. Kakulupot. Ayan siya. Oh. So, minsan kasi, bumibili din ako ng artificial kasi. Kasi may mga maganda ding artificial eh, parang real tingnan, no? Tingnan, di ba? Parang real. So, kung ilagay ko siya sa parang basket, na maliliit na pang hanging plants, cute na siya, tingnan. So, yan siya. Di ba, cute? Buma talagang amoy eh. Isunod na din natin yung ating sewing machine. So, may maliit pa din box sa loob. Ay, baka hirap pa sa akin. Ayun, nagpapukas. Kung hindi siya gumana ng maayos, isasauli ko siya kasi may papalitan nila. So, I think okay naman siya. Kasi yung review naman niya, maganda naman. So, we will see. Kasi plano ko sana bumili ng sewing machine na Singer. Yung magandang brand talaga. Pero, ewan ko, katripan ko lang siya. Kung ba, okay pa siya. Ayan siya. Diba? Cute siya. Kulay ano pa siya. Kulay pink. Tapos may turquoise or green. Mini sewing machine. Diba? So, pagbuksan na natin. Ano pang bili ko nito? Tingnan ko nga ito kung maalala. Bili ko nito mga kapatid. Ano siya? $39. So, almost $40 kasi 39.99 cents. So, naka-prime kami. So, ano siya? Medyo mas murumura kasi, syempre, pag-prime ka, free ang delivery. So, ganun lang yan. Tapos siya namang ano, tsaka sa product na to, may kasama na siyang mga sinulid, mga ganyan, mga accessories niya kasama na. Tapos ito namang succulents. Ano siya? Succulents artificial na pinakita ko sa inyo kanina. Ano siya? $14.99. So, almost $15. Ayan siya. Ayan siya. So, okay talaga kami ng ano mga kapatid ng Amazon. Kasi trust din namin ng Amazon. Tsaka, masasauli din naman sila ng pera in case yung product na binibili ko, hindi ayaw ko. Kasi minsan, yung product sa ano na, kung tingnan mo sa online, parang okay siya, lalo na pagdamit. Yung cloth, okay ba siya, di ba? So, minsan kasi meron masikip, hindi mo magustuhan yung cloth. So, sinasauli ko. Sinasauli din naman nila yung pera. So, trust Amazon. So, ayan na siya. Mainly electric sewing machine operation manual. Ito na yung mga dapat masahin pagka pagtahi na ako. Siyempre, papakita ko rin sa inyo yung pag, mga kuting ano lang, clip ng pagtahi ko. So, ano ba to? Oh, may bag pa. May ano siya. Siguro ito yung bag ng sewing machine. Yan siya. Diyan mo siya ipasok pagka gamitin mo na siya. Ah, ito yung ano, yung parang board sa ano, sa sewing machine siya, oh. Yung parang pang ganun. So, tingnan natin mamaya. Maa-assemble natin. Dito rin yung
Ito siguro yung mga sinulid. Na meron siyang mga kunting, mga ganyan. Kompleto siya. Ito siya mga kapatid. So kung dito na siya sa mga may kunting, may sinulid. Tsaka meron siyang karayom sa machine. May pang-meter siya. Ayan o. Tsaka meron siyang susukan na ang sinulid. Kasi minsan pag maliit ng ano. Merong dito ko lang 'to nakikita sa USA, yung mga ganito. Mas easier yung pagtusok sa karayom, pag manual yung magkakama yung gagamitin natin, yung karayom mas madali siyang maipasok dun sa karayom pag may ganito. So, cute din siya. Ayun, so, ito yung sinulid na ilagay dun sa makina. Dito sa machine. At ang ating cute na machine. Parang laruan talaga mga kapatid. Cute lang siya. Eh. Ayan mo, pang laruan talaga. Cute. Sana gumana, ano. Ang gaan. Tapos ito na yung saksakan. Saan kaya ito? Patay. Hindi ko alam, basahin talaga. Kailangan ko talagang basahin ang manual mga kapatid. Kasi first time kong nagkaroon ng machine na ano, ganito. Nakasanayan ko kasi sa amin mga kapatid. Yung lumang makina. Yung padyak-padyak. Lumaan pa ng nanay ko. Hanggang ngayon buhay pa rin sa probinsya. Ano naman yung saksakan? So, ito mga kapatid, para sa potpidal pala to siya. Kumaga, nasa baba to at ito yung padyak-padyakan ko pagka banda rin ang makina. At ito naman sa kuryente. Ay, ayaw ko makatanggal sa akin. Tuloy mga kapatid, nung maliit pa ako, yung nanay ko kasi magaling siya sa mga pananahi, so binibigyan niya kami ng mga karayom sa makina. Sabi niya mag-aral daw kami magtahi, di bali daw maputol yung mga mapuputol o mabali daw yung mga needles kasi basta matuto daw kami. So tama naman siya, natuto din talaga ako. Tapos ito naman siya, dito rin yan siya. Later, pag talagang ready na ako magtahi, dito rin yan siya, ikapit. Yan o, kasi nakalagay dito. Pedal. Tapos dito naman yung ACDC, so yun, tama nga, dito yan siya. Pusok yan siya, pamatahin na ako. Dito rin yan siya. So dalawang sakan yan dyan. Tapos ito naman yung extra dito, yung para sa dito, may sinulit. Pero actually meron dito eh. Yan, meron silang pinadala na. Pero mga English extra lang nila yan, ayan, meron yun na. So syempre, kung gusto mo ng ibang kulay lang, puti lang lahat. Ayan. Extra rin dito ano sa supot na to. Karayom. Alam niyo mga kapatid, cute siya. Meron siya yung table-table niya. Ayan siya. So, pag magamitin ko siya, ganun ko lang siya. So, ganyan. So, ganyan na siya, diba? Lagay ko siya dito. So, ganyan na siya. Ganyan na siya. Diba? Ang problema mga kapatid, nakita ko, sira siya. So, ang sira niya ay dito. Kita niyo to? Dapat hindi ito loose kasi ito yung nag-a-adjust dito. Dito mga kapatid. Dito sa area na to. Itong anuhan ng karayom, aangat yan eh. So hindi ko siya maaangat, hindi ko to matanggal. At hindi ako pwede magtahi kung loose siya. Ayan o. Talagang sira siya. Kasi dapat ito, ano to eh. Yung makunat siya. Kumbaga matigas siyang ganunin. Kasi ang nangyari ito, ayan siya. Wala. Wale. Na-excited pa naman ako. Kaso eh, sira eh. Kahit anong gawin ko, binasa ko yung ano. So, i-re-return ko to siya para mapalitan nila ako ng maayos, di ba? Tsaka first time kung, okay, not first time, parang second time ata. Bumili ako ng damit, then hindi siya fit sa akin at saka hindi ko rin gusto yung kanyang fabric. So, yung tela. So, sinauli ko. Pero din ako bumili. So, ito naman, isa sa uli ko lang siya, din exchange, parang ganun siguro. Kasi, kailangan ko ng makina eh, di ba? So, ayun talaga, look pa naman. Loose talaga siya kahit anong gawin ko. Kasi dapat, ano to siya eh, matigas ganunin. Kasi ito yung nagbibigay ng angat dito sa bakal na to. Para maipit ko yung dapat kong tahiin dito din. Sa katutoy angat-angat ang karayom dito, yan o. Di ba? So, wala. Ganun. So, ibabalik ko na lang ito mga kapatid. Saka cute siya kasi ito pa o. Meron siyang light. Yan o.
Pakitain ko itong anong kuha para makita niyo. Ayan. Diba? May ilaw siya, oh. Nasa ilalim. So, kahit gabi, kung wala kang ilaw na ano, makikita mo ba yung kalayo ko. Diba? Cute siya. So, i-return ko lang talaga ito siya para makalitan. At para makapagtahina. Kasi, ang plano ko sana, kahain ko sa kamay. Kaso naman, masyado matagal. Ako matapos magkamay, diba? So, babalik ko na lang ito, mga kapatid. So, hanggang dito na lang muna ang video natin, mga kapatid. Kasi palpak naman ang pagkabili natin ng sewing machine. So, return to Amazon, diba? So, usually, pag return, ibabalik din nila yung pera. Or, it depends sa reason ko doon sa Amazon din mismo. Kasi meron naman yan doon sa ano, settings. Kung anong reason, then, or magpapadala sila ulit. So, ganun lang yun. So, I'm not sure kung makaantay ako, baka tahiin ko na lang siya sa kamay, or di ko sure. So, siguro, pag hanahan ako magtahi, tahiin ko sa kamay ko para matapos ko na yung aking cover na cushion sa ating cinder block na bench, diba? So, ganun lang. So, maraming salamat mga kapatid sa panonood at sa suporta ninyo at sa pagmamahal. So, hanggang sa susunod nating pagkikita, maraming salamat. Ingat kayo lagi dyan. Bye-bye. God bless.